Hi guys, it's me, Jess. So welcome to my vlog. So this is my first vlog actually. So yan, mag-start na ako mag-vlogging and I hope you subscribe and like this vlog and share it because this vlog is very informative. So yeah, watch out. Hi guys, so it's a Saturday morning and medyo maulan but still we're going to Talahib again kasi bibisitahin namin si Lola. Sino nga yun, ma'am? Lola Rosa. So it's a continuation project po ni Miss Paula Ortega or Miss Universe Albay. Nabigyan ng year-end, kumbaga, or end pamaskong something kay Lola Sonia. Sorry, makakalimutin ako. Lola Rosa. So we went there na po. Kailan tayo last na pumunta doon? December, no? December, after Rolly. Ah, pumunta kami doon after Rolly to check the situation of Lola with Miss Paula Ortega. Kaso, suddenly, wala siya kasi naglakad-lakad siya somewhere. So, meron siyang prior commitment. Moody po, actually si Lola. Moody siya. So, hindi, nung kasama namin si Miss Paula, hindi namin siya naabutan. That's why, yun, hindi namin nakita personally siya. So now, they requested the team na kung pwede namin balikan si Lola Rosa to give Christmas gift. Yan, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ibibigay namin. Plus, syempre, hindi porket matanda na, bawal na maging fresh. Kailangan always fresh, bawal siya mahagard. So, nag-hire kami ng glam team. One-man team lang po siya. So, here po siya. Hi po, Nana. Ayan. Siya po yung nagma-manicure, pedicure, and haircut sa lola ko din. So, meron na siyang alam sa mga ano, how to pamper sa mga oldie. And of course, I'm with Joshua again. So, hi. Kami ang community team ni Paula here in Albay. And a friend of his. Hello. A friend of his. RV. Hi, RV. Thank you for Hello. Joining us for this Kalokohan. Just. So, ayan. So, I'm so very excited na makita yon ulit. Though, medyo malayo po siya, guys. Next to Europe. Dalawang steps na lang Europe na. Sarong step na lang Antarctica na. So, ganun siya, guys, kalayo. At medyo, ano. Yeah, basta. Mama, I'll show it to you. So, bye! So malapit na tayo. Actually hindi malapit. Papasok na tayo guys dito sa Talahib. So medyo malayo-layo pa siya. Boundary ng Europe. Sabi ni Joss, ito na yung boundary ng Europe and Antarctica, di ba? Grabe ang layo ng ano nga. So yan, sana Miss Paula nandito kakasama ulit namin so that you can also see Lola Rosa na talaga in person. Pero yan, at least continuous po yung kanyang help kay Lola Rosa. Kasi ito yung kanyang advocacy, di ba Josh? So actually, prior na Miss Universe Albay, pumunta na sa Joshua dito and the team also to shoot Lola Rosa. For the Ring Light series, So, ano yung ginawa nyo nun? Parang ano yung kwento ni Lola that time? Sige, para sa vlog mo, makwento. Kasi, yung shooting niya kasi, bawat isang Miss Universe Philippines, merong isang pinipiling beneficiary. So, it's for the Ring Light series. Parang isa siyang series na Miss Universe na i-focus doon kung sino yung beneficiary, about candidate.
si Miss Paula Ortega from Albay, ang nakuha niyang beneficial is Nanay Rosa. Nanay Rosa from Talahib, which is yun yung pupunta namin ngayon. Nanay Rosa kasi is, I guess, nasa 50s or 60 years old, 6 years old na. And then, solong buhay siya. Nakatira siya sa isang makeshift lang na bahay na gawa sa GI sheets. GI sheets lang yun eh, galvanized iron sheets. And then, galvanized iron sheets lang. Tapos, parang nasa gitna siya ng makahoy na lugar. Pero siguro mga meter, ay, siguro mga 30 meters. Mga 30 meters, nandun yung kapatid niya. So, si Lola Rosa, medyo mentally unstable siya. Yan, just to inform everybody. Medyo mentally unstable siya. But not totally. Mild lang. Mild lang. Siguro na skill of 1 to 3, mga 3. Ganon. So, wala, may anak siya, pero after the birth ng anak niya, nawalay na siya. Oh. Nawalay na yung anak niya and nasa Manila siya. Nag-video call sila, pero hindi pa sila nakikita in person. So, after how many years na? I mean, since birth? Since birth. Hindi pa namin alam kung anong edad na nung anak niya. Yeah, there was a time na nag-shooting kami ng Ring Light series. Scheduled pala siya today ngaya. Pero wala siya dun sa lugar na yon. So we have to postpone it. Kasi si nanay, ang ginagawa niya, may mga tinanim siya dun sa bahay niya. And then, pumupunta siya ng nearby city, which is technically 20 kilometers away from her house. So, nilalakad niya lang yon. Lalakad niya lang yun. And then, lalakad niya back and forth. Nakakabalik siya sa bahay nila siguro after 2 days or 3 days. There was a time na nilakad niya Legazpi to Manila. Yes. Ang dala niya lang kawali para at si Femme magluluto siya. Yun. Yun yung gagamitin niya. Yun. Pamula kami ngayon dun. That's why si Miss Paula Ortega ng Miss Albay, yun yung nakuha niyang beneficiary kasi grabe yung backstory din ni Lola Rosa. And diba the good thing is, kahit tapos na yung Miss Universe up until now, she's still continuing the advocacy. And just nakaka-genuine Miss Paula. Parang grabe yung support ko dito kay Jared sa vlog mo. Yes, guys! So guys, we are here na po sa bahay ni Lola Rosa. So, medyo maulan pero kaya. Pumunta na po kami. Hanap lang kami ng parkingan. Kasi medyo... Wala pa lang parking. So yan, we're here na again. So mamaya, you will see the situation ni Lola Rosa, the house. So, bababa na po kami. Kami munang bababa so that makapag facilitate na kami and ma-heads up na namin si Lola Rosa. Now we are here. Bye! So, ayan. Ayan, pumunta kami ngayon sa bahay ni Nanay Rosa. Medyo maulan at madugi-dugi pero carry lang. Hello po! Good morning! Ay! Ay! Takot po ako sa dog. Mama! Sa aso, actually. Makakaloka. Hello po. Magandang umaga po. So, yeah. Wala pa yung kapatid ni Lola Rosa. And we need her, actually. Nagsimba daw po kasi. Kaya, we're gonna stay muna sa... Car. And we'll wait the kapatid ni Lola Rosa para ma-assisting kami kay Lola Rosa. So, see you later again, guys. Bye. So guys, ayan, pupunta na kami sa bahay ni Lola Rosa. Medyo madulas siya kasi maulan. So ayan po, kung makikita nyo, doon lang yung kanyang munting bahay. Kasama namin si Nikki, ang SP chairman ng Talahib. Nikki! Mami mo? Lola! At ang kanyang Lola. Hello po, hi kayo! Kapatid ni Lola!
nung Christmas. Kasungkot niya, dahil siya kaiba, nasa Manila po siya. So kami lang po ang ano, yung digdi. Ngunyan po nanay, matao po gyari kami kay ano, regalo, ali po kay Miss Paula. Ano po siya. Tapos, maano po katangon yan? Mapagunting kita. Gugunting kami po ika. Tapos manicure. Manicure. Yan, bongga. So, tama na gaydan? Sige po, magbihis ka po. Sige na, magbihis ka. So yes, andito po si nanay and ready na po siya at sobrang saya niya na kasi ipapamper namin siya today. Hi Nikki! Siya po yung SK chairman ng Talahib. Siya po yung nag-assist sa amin, so thank you po. Thank you Nikki. Ayan. So yan, we will see later. Ayusin namin si Lola Rosa. So, ito po yung gaminigay namin kay Lola Rosa, Josh. So, ito, bumili kami ng mattress. So, meron kami mattress dito. Tsaka, ito, sasabay ng mattress. Merong... ito. Mosquitero! Yan. So, kailangan nyo ni Lola Rosa. Yes. Mattress para comfortable ang kanyang... pagdulog. ...sigaan mamaya. Pagtulog. At syempre, iwas sa lamok at dengue. Kaya, pinabili kami ng... mamaya, nandito na si Nanay Rosa. Mamaya, nandito na si Nanay Rosa. Nag-bees lang siya saglit. Mamaya, ang gagawin natin kay Nanay Rosa, meron tayong pampering team. One man pampering team. So, merong manicure, merong pedicure, tsaka hairdo. So, mamaya, titingin natin kung anong before and after ni Nanay Rosa. So, kay Miss Paula Ortega. Miss Paula Ortega po, tapos kay Ma'am Victoria, thank you very much po, in behalf na Nanay Rosa. Mamaya, papakita namin sa inyo before and after. Ladok! Dito po tayo! Hi po! Mamaya, matawag tayo kay Paula. Alam mo na mangyayari nga niyan? Apagupet! Tapos nga ni Kier. So yan guys. So we're starting to pamper Lola Rosa. So later we will see the before and after. Parang nag-pageant lang si si Lola. Yun. So I'm so excited. Watch out.
Maganda. Wow! Happy New Year! And thank you po kay Miss Paula! Ayan. Si Miss Paula po niyan, lola ang nag-ano, sponsor. Sana mailing mo po siya, no? Sige po. And since pesta rin pala ngayon, so yung mama, yung kapatid ni Lola Rosa, thank you po! Pesta! Naghanda rin siya ng pagkain. Ah, binigyan din ni Lola Rosa siya ng kape ng panyo kasi binigyan ni Lola Vashon ng manicure. So ang kapalit is panyo. Exchange gift. Grabe ang saya, grabe na, di ba? You will see talaga how Filipinos are very very, you know, mapagbigay, di ba? Kahit very small things lang siya, pero very na-appreciate namin yung mga bagay-bagay. So, as you see, binigyan ni Lola Vashon sa Lola Rosa ng manicure niya para pag gusto niyang yung manicure niya palitan or magandahin, sabi niya gamitin yun. And si Lola Rosa, binigyan sa Lola Vashon ng panyo as a say of thank you din because maganda yung service na naibigay ni Lola Vashon. So, ayan, grabe, natouch ako. So now we're going to Lola Rosa's house kasi aayusin namin yung kanyang bahay, ilalagay namin yung matres at yung kulambo. Matres. Di ba matres tawag yan? Matres. 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 Oh my God, sorry. Yan, so come on. So medyo maulan siya pero kaya naman. So we're here na po sa room ni Lola Rosa. Ayan. So ayusin mo namin siya. Ilagay na natin kanina na ano mo. Dito. Ilagay namin yung mattress. Ah, ito yung mga binigay namin last November. Ayan, nagamit ni Lola. Alright, we're done for today. Tapos na kami guys. So, okay naman siya. Naayos na namin. Yung plan namin for Lola Rosa is nagawa naman namin. And buti nga, naging cooperative siya. Hindi siya na mood swing. Wala siya, hindi siya moody ngayon. So, napampered namin siya. Nabigyan namin yung mga gamit na pinapabigay sa kanya ni Miss Paula. And kahit na ulam pero go pa rin. So it was another experience for us. Sobrang saya, sobrang nakakataba ng puso. Kasi since may dala kami pagkain pero sila pinakain din kami since festa rin dito. Pero konti lang kami. Kami-kami lang naman na team. And yun. So thank you so much. And this is my first vlog pala. So I'm gonna upload this sa YouTube ko. Sana so subscribe niyo po ako guys. And because this is my first vlog, so yun. So abangan niyo yung mga more videos ko. So so ano siya, basta guys, thank you for supporting. I hope you like this video, so you subscribe me and spread the love, the positivity. And
And of course, always be kind. And if you have the means to share, you should share and give back to your community so that we can help people who are in need. Okay, so it's me, Jack. Bye! And of course, thank you to Miss Paula Ortega for your initiative again. So kahit tapos na yung Miss Universe, you're still helping and continuing your advocacy. And we're always here, of course, to support and to help you. And yeah, thank you Joshua Barcelon. Ayan. Hi. So, ay parang yun na pala. Basta yun. I hope guys, see you soon again. Bye!